Sa pagsapit ng undas, ginugunita natin ang mga yumaong mahal natin sa buhay. At dito sa Silang, Cavite, meron kaming nadiskubre na 5,000 ektaryang sementeryo na hindi taong nakalibing, kundi mga alagang hayop. Ito ang Pet Valley Park and Crematory. Meron kaming cremation, mayroong burial at saka yung columbarium. Yung sa burial naman po, sa individual grave kasi mayroon yung casket, may headstone, saka columbarium nakasama sa package. And then yung namang mass grave, simple decent burial but no identification. Yung sa burial at saka sa cremation, mayroon po kami doon na isang tao na nagsusuot siya ng brown, yun na parang monk style. Yung tawag namin doon is funeral director. Yun is yung mga parang nagsisilbing pare din naman ng ceremony. Naabutan namin dito sila Trish at JD na dinadalawang alagang bulldog na si Gavin. Si Gavin, he was born August 21, 2015. Talagang he was a very funny dog. Kinukuha siya ng iba't ibang brands to model for them. So yun, nag-model siya for an event. Talagang okay siya, wala siyang problema. And then one morning, sila na lang gano'n. It was very sudden, hindi man lang namin napaghandaan. 6 na buwan nang nakalibing sa Pet Valley si Gavin. At ngayon, ipapakremate na ni Trish ang labi ni Gavin para makuwi na ito. Hindi na bago ang pet cremation. Nagsimula ito ng 332 BC sa Palestine. Nakadiskubre ang mga archaeologist ng isang pet cemetery na napakaraming mga urn na punong-puno ng abo ng aso. 1,000 aso ang nandito sa cementeryong ito. Ang mga abo ng ating alaga pwedeng ilagay sa urn na may kasamang memorabilia. Meron tayong mga footprint, then yung sample ng hair po nila, at saka kuha kami ng konting ngipin para mailagay po doon. Ang mag-asawang sina Thea at Eric, kakaiba naman ang pamamaraan ng pag-alala sa kanilang yumaong alagang si Ginger. Sa isang pendant nila nilagay ang abo nito. Nakilala ko noong 2017 si Ginger. Kasama pa niya noon ang kanyang BFF na si Kimchi. Sa loob ng halos 7 taon, si Ginger ang naging guide dog ng bulag na si Kimchi. Ngunit nagbago ito pagpasok ng 2019. See, Ginger was our baby. Since we didn't have kids, when she died, ano kami, devastated kami ni Eric. Si Kimchi, sobra siyang malungkot. Alam mong malungkot siya kasi hindi siya yung normal self niya. Hindi siya excited. Keeping Ginger's memory alive is by continuing the pet therapy. Pero wala na siyang guide dog, kaya siya may halo kasi nabubunggo siya without the halo, which is delikado for him. Kapiling naman ni Jamie ang mga yumaong husky na sina Renesmee at Jacob sa kanyang tahanan dahil pinili niya ipakremate din ang mga ito. Pero parang kahapon lang nangyari ang lahat habang kinukwento niya sa amin ang kanyang mahal na mga alaga. 2017 ang tinamaan ng nakamamatay na Ehrlichia o bakterya na nakukuha sa garapata, si Renesmee. Just a month before siya tinamaan, kakadonate niya lang ng blood. So parang, imaginein mo, nagre-recover ka pa lang dun sa nawalang blood. Tapos tatamaan ka ng blood parasite. So sabi ko, it's my fault kasi parang sa kagustuhan ko na makatulong sa iba, nares ko yung buhay ng anak ko. Makalipas ang 1 taon, binawian ng buhay ang asawa ni Renesmee na si Jacob dahil sa kidney failure. Sa kabila ng lungkot, pinili pa rin ni Jamie na magbigay ng pag-asa sa iba pang mga alagang aso, lalo pat may iniwang alaala sa kanya sina Renesmee at Jacob, ang anak na si Togo. Nung namatay kasi si Renesmee, sabi ko sa husband ko, ayoko na. Pamigay mo na sila lahat, ayoko na talaga, hindi ko kaya. Sinabi na lang ng husband ko, dyan si Togo, andyan pa si Togo, bakit ka naman ganyan? Magagalit sa'yo si Renesmee. Nagre-rescue ako ng dogs. Sinisave ko yung buhay nila. Pero ako, I want to see it as actually sila yung nag-save sa akin. Kasi hindi ko talaga alam kung anong gagawin ko pag wala sila. Hindi man nakakasama ngayon ng fur parents ang kanilang mga pinakamamahal na alaga. Parang kapiling na rin nila ito sa kanilang mga alaala. Samahan nyo kaming muli sa susunod na linggo sa isang makabuluhang paglalakbay tungo sa kaalaman. Maging mapanuri, mapagmatsyag, mapangahas. Ito po si Kuya Kim. Matanglawin.